ng Korte ang Department of Justice at kampo ng akusado na si dating Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves na magsalita tungkol sa kaso ng pagpaslang. Malinaw po yan. Yan po ang sinabi ng Korte. Pero ang tila pinalalabas ng ilang kampo, para daw kay Teves to. Alam mo naman, yung si Mayor off-shoulder, di ba? Yan ang pinalalabas niya. Pero sa totoo lang, sila naman yung mahiling magdadaldal tungkol sa kaso. Ni dating Governor Ruel Degamo, ayon sa DOJ, nag-issue ng gag order ang Manila Regional Trial Court kanina kasabay ng pagdinig sa kaso ngayong araw. Dumalo sa hearing ang byuda ni Degamo na si Pamplona Mayor Janice, pero tumanggi na siyang magkomento sa kaso. Naintindihan naman daw ng DOJ. Di ba? Yan naman talaga ang mahilig eh. Sino ba nagsabi nung 99% na? Sino ba may sabi nung may video na? Sino ba may sabi nung kung ano-ano malapit na mapauwi dahil sa kasong ganire-ganire? Sino ba mahilig sa mga ganun? Di ba? Walang iba kung hindi to si Mayor Degamo at saka itong si itong DOJ, itong si Utoy. Nung dating nandiyan pa si Secretary Remulla, nung nagsasalita pa siya, siya mahilig magsalita. Pero nung hindi na natin naaninag, lagi nang si Utoy ang nagsasalita. Di ba? Yun naman talaga nangyayari. So ngayon, sino ba dapat? Wala silang banat. Sabi ni Cinemotion Digital Films. Show ng korte. We welcome the gag order on the Teves case. Dahil... para sa iyo yun. Utoy, tama na yung daldal niyo sa kay Teves. Diba? Alam mo naman na sumasagot lang din kami dun sa mga propaganda at fake news. Sumasagot ka sa propaganda, hindi nga nagsasalita si Teves. Yung abogado niya ang dinidiscuss yung tungkol, lagi ngang yung abogado niya ang nagbablanko sa inyo. Pag meron kayo, kunwari sinabi niyo may house arrest, may ganito, inaresto uli, meron namang dokumentong inilalabas si Topacio at sinasabi niya, ito talaga nangyari. Ito. Hindi yung kung ano-ano sinasabi niyo. Tapos ikaw pa ngayon ang sasabihin mong defensive ka. Naku, sounds family to ha. Hindi ha. Sounds family yung mga ganitong klaseng banat, yung ikaw ang babanat, sasabihin mong may spy, tapos merong pataasan ng ihi. Tapos pag pinuna ka, bigla sasabihin mo, kawawa naman kami, inaapi kami. Di ba? Sounds family? Ikaw yung bumanat nung sinuplak ka. Biglang ikaw na magpapaawa ngayon? Parang ganun ang dating nito eh. Sumasagot lang naman kami. Hindi kayo sumasagot. Kayo yung mahiling magsalita ng kung ano-ano at sinasabi lang ni Topacio yung katotohanan na merong kasamang dokumento. Kayo pang nagsalita, wala naman kayong dokumentong inilalabas. Si Topacio, pinapakita niya yung dokumento, kinakalat niya, ito galing sa Timor-Leste, di ba? Nalilalabas, no? We would rather do this in behind closed doors dahil napaka-sensitive po ng mga operational details nito. Sa ngayon, nasa Timor-Leste pa rin si Teves habang gumugulong ang extradition hearing sa korte roon. Nakalaya na siya mula sa house arrest pero tiniyak ng Justice Department na minomonitor pa rin nila ang dating mambabatas. We are closely monitoring him because of the flight risk that he is. Marami po siyang resources doon. Nakakagalaw po siya ngayon. Pero ang mandato po or yung order po ng court ay magpakita daw siya every 2 days. Tingnan nyo, sino madaldal? Sino yung nagbibigay ng mga details, Utoy? Di ba ikaw? Alang narinig mo ba yan na sinabi ni Teves o ng kampo niya? Siyempre, kung hindi totoo yung sinasabi mo, pabubulaanan ni Topacio yan. Diba? Kasi bilang abogado ni Topacio, ni Teves. Pero sino lagi nagsasabi ng mga ganyan-ganyan? Diba ikaw? Tapos sasabihin mo, dumedepensa lang kayo. Ikaw una nagbibigay ng statement. Sir, mali naman po ata yun.
Sabi tuloy nito, isa mag-artista ka na lang. Balik, bagay ka. Oh, sabi, oh, sablay naman ang statement mo. Wag ganun, wag ganun. So, yun po yung rason kung bakit hindi siya pwedeng umalis ng bansa. Mga kapatid, Jiggy Manika. Oh, diba? Parang, alam mo yun, una-una, hindi mo naman bansa yun. Timor-Leste yun, diba? So, wag ka nagbibigay ng opinion mo tungkol dun sa bansa na yun dahil wala kang otoridad dun. Wala kang ano doon, wala kang say. Let the Timor-Leste. Alam mo kaya nae-epalan sa gobyerno natin itong Timor-Leste? Kasi galing-galingan tayo. Yung bang tayo pa yung ano, tayo pa yung magaling kesa sa tayo pa sa atin pa nang gagaling yung impormasyon kesa sa kanila. Mali po 'yun, hindi ho tama 'yun. Ayahan natin sila magsalita, 'di ba? That is not nice. That is not nice.